bago i-clear yung patient, no? Yung mga seaman, bago natin i-deploy sila sa mga destination nila. Now, may tatlong points kami na chine-check usually sa mga seafarers. And this would include the degree of tartar deposits, the cavities, and the lesions. So, yan yung tatlo na tinitignan namin. So, kung interested kayo guys, para sa inyo to, samahan niyo ako. Una, pag-usapan natin about yung first point na sinabi ko, which is actually the tartar or yung the amount of deposits. Now, usually, ang tinitignan namin dyan is yung degree ng severity ng tartar or calcular deposit. Now, karamihan, yung deposit kasi, it all started from a simple plaque or tinatawag namin biofilm in technical term. Tapos, it tends to accumulate, nag-accumulate siya, and tumitigas until such a time, magiging para siyang bato or tinatawag namin calcular deposits. Now, in this case, pag naging calcular deposits siya, hindi mo siya kayang tanggalin ng toothbrush alone, no? Yung sabi nila, nagbabrush naman ako palagi, pero bakit pa rin ako nagkakaroon, no? Usually, pag nag-check kami niyan, sa lower anteriors ang tawag namin, dito sa likod. Now, ang nangyayari dyan is, doon sila nag-accumulate. Now, ano ba significant nito? Kasi karamihan, pag napabayaan, umpisa yan sa tinatawag namin marginal gingivitis, which is nakikita mo ngayon dito. It all started doon sa marginal gingivitis, wherein pag nag-brush ka, nag-bleed yung gums. Tapos pag napabayaan mo, ang next na mangyayari is yung pwedeng humantong siya or pumunta siya sa more severe form, which is actually periodontitis. So sa periodontitis, in this case, yung calcular deposit, pumasok na siya sa loob and sinira niya na yung bone, no? So, ang nangyayari, pag nasira yung bone, gumagalaw yung ngipin, meron na siyang tooth mobility. So, ayaw namin mangyari yon, kasi yung end product nito, may mga inflammation. Susunod dito yung maga. There would be facial swelling. So, in this case, we have to clear the patient na wala talaga siyang calcular deposit. Malinis siya bago natin i-deploy sa destination of choice. Yung pangalawa naman is we're talking about dental cavities. So ano ba yung significant ng dental cavities? So maraming klaseng cavities guys. So pag na-receive nyo yung form, meron kaming mga sinusulat doon na tinatawag namin class 1, class 2, class 3, class 4, class 5. Tapos sinusulat namin mga numbers, no? Gumagamit kami ng numbering system kasi yung ngipin natin kasi pag nag-mouth exam kami is 1 to 32. So 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Binibilang namin yan guys isa-isa gamit itong instrument na tinatawag namin Explorer. Ito yung ginagamit namin. Now, binibilang namin yan isa-isa to the point wherein yung point ng Explorer, kailangan siya lumubog dun sa butas. Pag lumubog yung Explorer dun sa mismong butas, that's the time you can consider yung ngipin, meron siyang cavities. Now, anong significant niyan? Kasi, guys, tandaan nyo, yung ngipin kasi is a thermoregulated. Meaning to say, affected siya by hot and cold. A simple example of this is yung pag kumain ka ng ice cream, di ba? Sobrang ngilo. No? Minsan, sobrang ngilo. Or minsan, pag mainit na sabaw, bigla kang humigop ng sabaw, nagcrack-crack yung ngipin, nagkakaroon ng linear crack. So, it's thermoregulated. Nagre-react yung nerve nung ngipin. So, ganun din, pag meron kang dental cavities, pag malalim, tapos hindi siya well-filled, may butas, anong nangyayari? Pag nasa malamig na lugar ka, pwede siyang sumakit na very extreme, no? Masakit na masakit. To the point na hindi ka makakatulog, sobrang sakit. Or minsan naman, mga iba, nasa mainit na climate, bigla lang siya sasakit. Kasi nga, like what I've said, it's a thermoregulated. Yung ngipin is thermoregulated siya. Affected siya by hot and cold.
So yun, kaya kung meron kayong mga cavities, and then nakita namin, na-check namin gamit yung explorer, pag dinaan namin doon sa mismong ngipin, tapos nag-shoot yung explorer doon, positive yun na may cavities. Pag mga ganon, may cavities kaming nakita, hindi kayo clear for deployment. Okay. Tapos ito yung pinakalas, ang tinatawag namin lesions. So we always check for the lesions. And sa lesion na to, ang pinaka-concern namin dito is yung mga ulcers. Kasi pag meron ka kasing ulcer na hindi nag-heal for a month, possibly it's an oral cancer. No? So kung may oral cancer ka, affected yung, you know, pag sasalita mo, pwede yung face is deformed, or minsan yung nabaho yung hininga, isa yon, isang indicators din na pwedeng meron kang oral cancer, kasi may amoy yun. Tapos chinecheck din namin yung mga tooth and surrounding structures, kasi minsan may mga defect, like halimbawa cleft lip and palate, butas yung ngalangala, so it will affect the speech. Minsan naman may mga benign tumors like torus mandibularis, kasi if you talk about lesions, dito papasok yung mga cardinal signs of inflammation, no? Yung rubor, calor, tumor, dolor, yun. But in technicality, madalas chinecheck namin yan kung may facial swelling. Okay? Kasi isang indicator yun na there's something wrong. Now, pag na-double check namin lahat, wala kaming makitang abnormal lesions, walang cavities, nalinis na yung then that's the only time, guys, pwede natin sabihin na clear yung patient. So that's the time pwede natin sabihin na yung friends natin, mga seafarers, is clear. Dahil dito, pwede na siyang pwede na siya sumakay sa barko. Okay, guys, yun lang, guys, ang gusto ko i-share sa inyo. So sana may nakuha kayong points sa mga seaman na kaibigan natin narito na nakikinig. So this is Dr. Marcial. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa comment section, and then I'm very willing to discuss it to you guys kung may mga tanong kayo. Hasta la vista, till we meet again. Bye! Kasi if you talk about lesions, dito papasok yung mga cardinal signs of inflammation, no? Yung rubor, calor, tumor, dolor, yun. But in technicality, madalas chinecheck namin yan kung may facial swelling. Okay? Kasi isang indicator yun.